Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente. Wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Hoy, Villamar! Ito, tandaan mo! Akin ang ebanghelista! Ano man ang gustuhin ko, siyang masusunod! Pagsisisihan mo ang kinawa mo sa akin ngayong gabi! Tandaan mo yun! Ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan ang tungkol sa misa para sa pasyam ni Pepe. Aasahan din namin kayo sa bahay, Father. May konting salo-salo pagkatapos ng misa. Yun lang pala eh. O sige, makakasama ako. Siya nga pala, nakarating sa akin ang bulong-bulungan sa mga ginawa mo sa mga tauhan ni Congressman. Ilalako ang mga taong yun. Kaya mag-iingat ka sana, Cartier. Salamat sa inyong paalala, Father. O, sige. Arding, meron daw sasabihin sa'yo mga ito. Pasensya ka na, Chong. May kasalanan ako sa'yo. Sarili ko lang inisip ko ang pinagbitang kita. Wala kang nagawang kasalanan, Dani. Ako man ay dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Masyado kong minaliit ang pagsukat sa iyong pagkatao. Sa tuwing naaalala ko ang aking inasal sa palengke ay lalo lamang lumilinaw sa akin ang aking nagawang pagkakamali. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang dapat alalahanin, Clarissa. Karting, may dumating na sulat sa bahay galing kay Congressman. Anong nilalaman? Iniimbitahan tayo. May handaan daw. Dadalo ka ba? Gusto ko siyang makilala. Agadeng, huwag mo sanang mamasamayin kung nagtanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka palang tatrabaho. Maswerte ka. Pihikan yun sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga Lipio. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang. Hanggang ngayon ba naman, maluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo. Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At dyan din ang dahilan, Cardeng, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo ng kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Didiretsuhin na kita bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iyalo ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ang lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong mag-ina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Hihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ng ito, magkasama-sama tayo. Didiretsuhin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka.
Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang iwan ng talim. Walang iniwan sa katotohanan ng hindi atake sa puso ang kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Epe? Mukhang may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi pokit na pangasan mo mga tauhan ko, pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko na una pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo, huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente, wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Hoy, Villamar! Ito, tandaan mo! Akin ang ebanghelista! Ano man ang gustuhin ko, siyang masusunod! Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin ngayong gabi! Tandaan mo yan! Paran! Braulio, ano na balita? Batong-bato na kami sa kahihintay dito. Sanay naman kayo sa kanyang buhay, ah. Alam niyo naman hindi kayo pwedeng gumala at baka mamukhaan kayo. Alam mo, Braulio, hindi mo na kailangan sabihin sa amin yan. Aral kami sa mga limitasyon namin. Sa tagal na namin sa trabahong ito, hindi lang kayo ang aming napagsilbihan, kung sino-sino na. Kaya naman malaking bayad sa inyo, ah. Kahit ultimong pahinga, pumapatak ang metro nyo. Ayaw nyo pa ba niyan? Yun, kain tulog. Kain tulog lang ang nangyayari. Sayang ang training namin. Hindi kami sinanay para lamang magmasaker ng isang maliit na baryo o manggulo lamang. Sisiw yan sa kakayahan namin. Parang nakakainsulto. Sandali lang paghihintay natin. Yan ang gusto kong marinig. Padarating na Sabado, nandito na si Governor. Tulad ng unang pinag-usapan natin, papatayin mo siya. Nanlalabas na may kasalanan ng mga taong labas o militar, mabuti na yung maraming nalilito. Magiging madali kay Congressman at sa mga taong ilalagay niya ang kontrol ng kapangyarihan sa buong lalawigan. Mabuti nang walang oposisyon para walang papalag, hindi ba? Pero sa gabing ito, may patitira ako sa inyo. Latak ng oposisyon. Saan naman ito? Ituturo ko sa inyo ang bahay ng mga Villamar. Kapag ando na kayo, ubusin nyo lahat ang mga Villamar. Walang problema doon.
Gigisingin ko na ba yung mga bata? Huwag muna. Maaga pa. Hayaan muna sila makapagpahinga. Alam na ba nung dalawa na isasama mo sila sa Maynila? Hindi pa. Pero kinakailangan gawin ko. Sa nakita kong inasal ni Congressman kanina, alam kong may gagawin siyang hindi maganda. Ayokong madamay ang mga bata. Ngayon, kapag nakita kong palagay ng mga bata sa galaw sa Maynila, agad akong babalik. Pamilya. Villamar. Gising kayo. Bakit ho? Kaya maingay. Dito kayo. Sabi kong takbo, tumakbo kayo silong ha. Takbo! Kuya, bilis!
Danny, Jonah, doon kayo magtago sa taas. Eh, Chong, pero bakit kailangan pa... Kung kaya sa paligid nito, babalikan ko kayo. Kaya doon na kayo. Dali niyan! Yes, sir!